Magandang hapon, ngayon pa'y araw ng Sabado, May 20, 2023, update po muli sa lagay ng ating panahon. Lumakas ang tropical depression na binabantayan sa labas ng PAR at isa na pong tropical storm at may international name na Mawar. Inaasahang patuloy na lalakas ang bagyo sa mga susunod na araw at posible pang umabot sa typhoon category o super typhoon. May chance itong pumasok sa loob ng PAR sa susunod na linggo at maghatak ng habagat na posibleng magpaulan sa malaking bahagi ng bansa. Sa ngayon, hindi naman nakikitaan na maglandfall o tatama ito sa ating kalupaan, ngunit patuloy natin na imomonitor dahil posible pa rin ang pagbabago sa nasabing forecast. Kapag pumasok ng PAR, papangalan itong Betty ng Pag-asa ang ikalawang bagyo ngayong taong 2023 at ang unang bagyo ngayong buwan po ng Mayo. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa lagay ng ating panahon. Localized thunderstorms at ITCZ ang nagpapaulan sa bansa ngayong araw. Dahil pa sa ITCZ, asahan na maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms sa Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Bay RMM at Palawan. At ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa ITCZ at mga localized thunderstorms. Kaya patuloy pa rin na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa bantapon ng mga pagbaha at landslide, lalo na kapag may malalakas na ulan. At ugaliin na magdala palagi ng payong o kahit anong panangga sa ulan o di kaya naman ay sa init ng araw kapag lalabas po ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-iingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless you.